Shoutout po. Shoutout po kay Coco Melon. Shoutout po kay Coco Melon. Shoutout po sa team Coco Melon at saka team Lakeside. Ayun o. Ayan ang mga nakikilala ng ating channel. Dati si Angel. Thank you. Saturday, team Coco Melon. Nasa Kaliraya. Every Saturday, Saturday, nasa Pinto Valley ako. Meron akong lagi nga sa makakasama tayo sa Bayon. Alright, thank you, thank you. Salamat po, thank you. Alright. Sana makasama namin, that's Angel. Good morning, mga Daddy's Angel! Ayan, nandito po tayo sa Bike Alcoholic. Ayan. Usually, ayan, nandito tayo ngayon sa kanila. Ito po yung bali binigay sa akin ng sir na batalya. Ito. At saka yung fork. So, usually, yung iba po niya kasi ay ginamit ko kay Spike. Ayan. Ito po yung nangyari sa akin. True story na sa beginner. No, although hindi naman nakapagsisi. Talaga nga lang pag kayo naghilig sa bike, no? Sir? Naghahanap ka talaga ng ano, ng upgrade na gaganda. So ngayon, yun nga po, kaya naging nabuo itong isa. Ang pagkakamali ko, dito ako nag-umpisa kasi itong number 1 dito pala. Pag nag-upgrade ka, itong nabili ko is 36 hole, no? Opo. Yan, ito. So, yan ha, lecture ha sa mga beginners. Bago kayo bumili ng bike, alamin nyo na pag nag-upgrade kayo, na talagang hindi kayo mahihirapan sa sistema. Katulad nangyari sa akin, ito 36 hole. Nag-upgrade ako ng tawag dito, hubs. Ay, ang lumalabas pa lang ngayon ng hubs is 32 hole. So, nangyari, kaya ito nabuo si Isa, nagpagawa ulit ako, dito rin sa tindahan to, nagpagawa rin ulit ako ng panibagong rim at saka yung hubs niya. So, ngayon, habang nag-upgrade ako, iniisa-isa ko siya, ang ginagamit ko pa rin ay si Spike. So, yun, ang naging isang ano. Sumunod, ayan, na dito rin talaga halos dito nabuo itong si Blue. Dito ko rin nabili itong crank na one by. So, tinanggal dati. Ito yung dati niya, stock, na dati ring 3x ito dati. Yan. So, nagpalit, utay-utay. Ito, dito sa sintahan na ito. So, ngayon nga, bumigay naman itong aking, ano, actually, hindi rin na ako masayahan dito sa fork. Ngayon, may binibigay sa akin dito sa tindahan na medyo mga magandang items dito, medyo mura. Kaya sinasabi ko nga dito sa Bike Alcoholic, dito kayo pumunta kasi binibigyan kayo ng discount nila, sir. Like this one. Ito, Romax. Binigay sa akin na mababang presyo. Kasama na rin tong medyo nakatingala. Mas mahaba ba? Oh, okay, pero dasan ito, pwede ito, nakaganyan. Yan. Yung kasi hindi ko siya rin mabaliktad eh. Gusto ko mabaliktad rin eh. Ayan lang natin. Ayan, mabait talaga. Sir, ano? Name is Nico na lang po. Nico. Ayan po. Dito nabuo si Blue.
ganda. Ito na siya. Oh, actually, yeah, lahat-lahat kasi ng piyesa dito ko yung binili, inutay utay. Yes. Na iunang dinainan ako muna siya, ang nangyayari nga sa akin, si Spike, yung isang bike na yan, hindi siya upgraded. So, dito ako lagi nabili ng piyesa, dito ko siya muna nilalagay. So, yun ang nangyayari sa akin. Kaya nakabuo ko ng isang bisikleta. Ayun na ngayon siya. Eh, tayo binigay sa rin ka nabigay sa akin to. Si 3,000 lang ata. Oh, yan. Ito, bigyan. Ayan, no? Oh, ito. Binigay namin kay daddy to na worth 3,000 pesos. So, yan, yes. Sinama na, kasama ko. Oh, yung kasama yung na, one buy. Kasama yung one buy na crown. Oh, tapos binigay din sa akin nila, sir, tong kanyang fork. Na magkano yan, sir? Ha? Binigay din sa atin ng almost ano yan, eh. Oo, oh, binigbababa lang yan. Ayan. Yan, sneak ito po, ayan o. Babay naman o, ito, may request ako, nasabi ko, ito, binili ko rin kahapon, baka pwedeng palitan kasi nakayod yun. Ayun, o, yan. So, dito kayo pumunta, at para experience yung mga, ano nila, sir. Bye, balik ulit. Yes, so, diba? Ayan. Nais yung paglalagay ng cable ng ano, yung preno na hydraulic kasi papasok sa loob para maganda din hindi mga nakalawit. Diba? Ayun, tumingala. Diba? Ayun ko na nakatungo eh. Ayan, medyo, so, ito po yung talagang original ni Spike. Ayan, sa mga baguhan natin, na ma-advise ko lang po, kung talagang willing nyo talagang mag-bike, mag-ride, lumayo, pag-isipan nyo muna bago bumili kayo ng bisikleta na talagang may ano nyo, na ibig sabihin eh, magiging success talaga kayo, yung magugustuhan nyo talaga yung takbo nyo. Kasi kung isali ko, kung pa dito lang, bikeport, okay lang po yung ganito. Kaya walang problema. Eh ngayon, katulad ko nga ako, nahiligan ko na magbike, lumalayo na ako. So, hindi na po siya yung tamang gamitin. Kasi nga po na ako na mabigat siya. Kasi nga po may mga steel pa siya, may mga bakal pa siya yan. So, yun nga na, pag-untay-untay, hanggang nakabuo ulit ako ng isang bisikleta. Ayan, sa mga baguhan. Kung gusto niyo naman pong talaga mag-upgrade o yung talaga maganda, matay-utay lang po kayo bumili. Yun nga lang, matagal ho nyo magagamit kasi iniisa-isa nyo siya. Mas maganda ho ganun. Para maging ano po kayo. Lahat po tatanungin nyo kung ano matches nung mga gusto nyo ikabit. Like nga dito, kung gusto nyo magkaroon kayo ng 10 speed, ano ba kailangan natin dito? Yung mga chains, RD. Yan. May tinatawag na yan, RD. Kailangan nyo maging tatanong nyo kung ano yung mga matches para hindi ho kayo magdodoble gastos. Yan. Ito yung mga hub. Yan po yung mga ano yan eh. Dito pa lang sa hub, sigurado ho dapat yan maging ano kayo dyan, kung ano yung pwedeng, ibig sabihin ko kung gusto nyo magkaroon ng hub na maganda, siyempre ilalagay nyo na siya na magandang speed. Like dito, 10 speed lang naman to. Tapos RD sa chains. Yan ang po ang sunset talaga minsan. Pwede nyo binin utay-utay. Pero naman din pong nabibili na yung sunset, ganun. Tulad dito sa chains. Sa 10 speed na may kasama na minsan na RD. Yan, yung one by maganon sa crank. Mayroon na bibili pa solo-solo. Yan. So, ito nga po yan na ang nabukong utay-utay. Yan. Yung kunin lang po nabili sa bike alcoholic. After po niyan, eto nga po. Diyan. Eto na naman. May isa na naman ako nakasama. Eto po ay bago rin ako bumili kasi nga sabi ko nga sa inyo
Bago kayo bumili, lahat malaman yung spec na isang bisikleta para hindi ko kayo magsisisi. So, ito, okay na ho ito dahil pang bike work lang ng anak ko at sinabi na ako niya na ipili ko siya. Although, by picture na lang minsan, no, binapadala, inaano ko na lang sa messenger niya. So, maganda na rin po ito. Worth of 10,900 po. Bago nabas nila. Okay na po siya dito kasi maganda po dito sa spec nito. Maganda nga lang po dyan yung premium bago nabas and stream Trenix or body. Tapos, ka-alloy na rin po itong kanyang Libella. To spring type. Yan. Tapos, hindi na ko siya 36, 32 hole ho yan. Yan. Tapos, 27, ang laki ng gulong. Tapos, naka 3x8 speed. Yan, RD. At yung maganda rin po rito ay, hydraulic na po yung kanyang preno. Tapos, imano tong kanyang RD. So, hindi na po masama kasi, yun nga po, siyang sabi ko sa kanya, sa inyo, pang bike port lang po to. Pag mga ganong klase, pwede na po yung ganyan. At pwede na rin po ito medyo sumabay-sabay sa mga sa mga patag lang. Medyo depende rin po kasi sa mga nakasakay. Yan. Pero okay na po ito. Yan. Nabili ko naman po ito ay sa bike sa San Pedro, Laguna. Yan. Pinabili sa akin ng anak ko. Ako na lang po bumili. Dahil may tarbaho nga ako siya. Kailangan niya daw sa work. So, yan po yan. Hindi ko pa alam kung ano pangalan yan. Abangan niyo na lang. Bye!